Ano nga ba ang aklat ni Enoch? Bakit hindi ito sinama sa Biblia? Ang aklat ni Enoch ay isa sa pinakakilalang misteryosong sinaunang aklat na hindi na isama sa Biblia. Ito ay naisulat noong 200 BCE at ang kadalasan ng ganitong klaseng aklat ay hindi alam ang tunay na may akda, kaya't ito ay hindi parte ng canon of scriptures. Sa katunayan ay marami pang libro ang hindi na isama sa Biblia na hindi canonical at hindi kinasihan ng Diyos. Ang aklat na ito ay nawala at natuklasan lamang noong 1773 sa isang simbahan sa Ethiopia. Ang aklat ay dinala sa Europa kung saan ito ay isinalin at naging interes sa buong mundo. Naniniwala ang maraming tao na hindi ito isinama sa Biblia dahil nagbubunyag ito ng mistikong mga lihim, mga propesiya, mga pahayag at supernatural na maikaugnayan sa Diyos. Totoo nga ba ang lahat ng ito? Tunay bang ginawa ng Diyos na mawala ang aklat ni Enoch ng napakatagal upang ang ilang lihim nito ay hindi mabunyag sa sangkatauhan? Sumama ka sa akin upang simulan ang paglutas ng mga misteryong bumabalot sa aklat ni Enoch. Bago ang lahat, kailangan muna nating malaman kung sino ang taong ito at iniimbitahan kitang buksan ang iyong Biblia sa Genesis chapter 5 verse 21 to 24. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ang Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Ayon sa Genesis, si Enoch ay isang matuwid na tao. Siya rin ang lolo sa tuhod ni Noe at mayroon siyang napakalapit na kaugnayan sa Diyos. Pagkatapos, si Enoch ay hindi namatay dahil siya ay na-raptured at tinala ng Diyos sa langit. Sinabi pa nga ng mga propeta sa lumang tipan na walang nilikha sa lupa na tulad ni Enoch na espesyal sa mata ng Panginoon dahil sa espiritual na kadakilaan ito. Maraming tao mula sa sinaunang panahon ay naniniwala na nag-iwan siya ng isang aklat na katulad ng lumang tipan at ito ay ang Book of Enoch. Ito ay naglalaman ng mga propesiya sa paghuhukom, mga pangitain ng langit at impyerno, mga anghel, mga demonyo, mga nephilim at kung bakit kinakailangan pa ng baha. Dahil sa kakaibang nilalaman ito, maraming tao ang naging interesado. Ang librong ito ay nahahati sa 5 dibisyon, ang Book of the Watcher, Book of Parables, Astronomical Book, Book of Dream Visions at Epistles of Enoch. Una, ang nakapaloob sa Book of the Watchers ay tungkol sa pagsilang ng mga higante na tinatawag na Nephilim. At kasunod nito ay ang pagbagsak ng mga anghel na kilala bilang Gregory o Watchers. Sinasabi rin dito ang tungkol sa pagpunta ni Enoch sa langit at Sheol na nagpapahayag ng mga lihim patungkol doon. Ang 2 division ay ang Book of Parables na pumapatungkol sa Misayas at sa huling panahon o ang darating na paghukom mula sa mga hindi matutuwid. Tinalakay din dito ang mga astronomical secrets at pangitain at ang daan-daang libong mga anghel. At ang pinaka-nakaka-intriga dito ay ang tungkol sa pagbagsak ng mga anghel mula sa langit at ang pakikipag-asawa nito sa pinakamagagandang babae sa lupa ng mga anak ng tao. Ang mga anghel na ito ay sinasabing nagturo din sa kanilang mga asawa ng mga witchcrafts, mga okulto at mga sandata upang makipaglaban sa kanilang mga kaaway. Itinuro din nila sa mga tao kung paano gamitin ang gamot mula sa mga ugat ng halaman. Dahil sa relasyong ito ay ipinanganak ang mga higante o nephilim na nanirahan sa mundo at lalo pang lumaganap ang kasamaan. Ayon sa aklat, dahil sa pagdami ng kasamaan at kawalan ng pananampalataya sa mundo, nagpadala ang Panginoon ng baha at nilipol ang sangkatauhan maliban kay Noe at sa kanyang pamilya. Ang 3 bahagi ay ang astronomical book na pumapatungkol sa buong kalawakan. Inilalarawan dito ang mga bituin, araw at buwan at nagbibigay ng isang uri ng kalendaryong nakatakda sa araw, isang kalendaryong solar. Kapansin-pansin din, ito ay salungat sa kalendaryong lunar na tradisyonal na ginagamit ng Judaismo. Binanggit din dito ang 12 winds at mga portals, ang 4 na quarter ng mundo, ang 7 mountains, ang 7 rivers at ang 7 great islands at ang mga misyon ni Enoch. Ang 4 na aklat ay ang Book of Dream Visions na inilalarawan ang isang hula sa kasaysayan ng Israel, pagkatapos ng baha, Eksodo, una at 2 templo at hanggang sa huling panahon at muling pagbabalik ng Misaya. Ang 5 na huling seksyon ng librong ito ay ang Epistle of Enoch na kung saan ay muling naglalarawan sa kasaysayan ng mundo at sa hinaharap.
pati na rin ang mga turo para sa susunod na henerasyon. Inilalarawan din dito ang mangyayari sa mga matutuwid at sa mga makasalanan. Nakapaloob din dito ang paghahari ng Diyos kasama ng mga tao. Kung mapapansin natin ang librong ito ay halos mayroong pagkakatulad sa kasaysayan na sinasabi sa ating Biblia. Gayunpaman, bagamat may pagkakapareho ang nakasulat dito, ay hindi natin ito dapat na paniwalaan. Maraming mga scholars ang nagsusuri tungkol sa kung sino ang may akda nito at sinasabing hindi si Enoch ang nagsulat nito. Si Enoch ay nabuhay bago dumating ang baha at kung si Enoch ang nagsulat nito, malaki ang posibilidad na ang isinulat niya ay nawala na sa pamamagitan ng baha. Hindi rin kailanman binanggit ni Hesukristo ang aklat ni Enoch sa bagong tipan. Ang tunay na may akda ng aklat ni Enoch ay hindi alam, ngunit ito ay pinaniniwala ang gawa ng iba't ibang mga may akda. Pinagsama-sama lamang at pinangalan ng Book of Enoch upang makakuha ng atraksyon ng mambabasa. Ang tunay na pamagat ng aklat na ito ay libro ng kasinungalingan. Hindi pinahintulutan ng Diyos na maging bahagi ng Biblia ang aklat ni Enoch. Dahil ang aklat na ito ay mula sa pinaghalong paniniwala sa Diyos na may paganong mga elemento. Isang patunay na hindi kalooban at kinasihan ng Diyos ang aklat na ito. Karagdagan pa, ang aklat ni Enoch ay naglalaman ng napakaraming impormasyon na pinabulaanan naman ng Biblia. Halimbawa, inilalarawan dito ang mga makasalanang anghel na nakikipagtalik sa mga babaeng tao upang makabuo ng lahi ng mga higante na tinatawag na Nephilim. Ito ay hindi tama at kalapastanganan. Ang konsepto ng fallen angel ay isa lamang halimbawa sa aklat ni Enoch na hindi nakaayon sa Biblia. Ang aklat ni Enoch ay naglalaman ng mga bagay na maaaring makapukaw ng interes sa makatiantay nga na gustong makarinig ng mga bagong bagay. Ang ganoong kakaiba sa pandinig o makakatas na bagay ay lalong mapanganib kapag tinangka na sirain ang pagkaunawa sa tunay na salita ng Diyos. Kaya't mariing binabalaan na hanggat maaari ay huwag na natin itong basahin pa. Sa kabuuhan, ang Biblia ang dapat nating basahin sapagkat ito ay higit na kakaiba sa ano pamang libro. Ito ay maraming ebidensya na isang kumpletong aklat, hindi nagkakamali at kinasihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng librong ito ay mangungusap ang Diyos sa atin na maaaring makapagpabago sa ating buhay. Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!